Today ang first na turo ko. Tuturuan tayo dito ba? So, kinakabahan ako kasi hindi ako ganun ka ano sa turo. Sa karayom. Ayan, takot si Ana pasaway sa karayom at sana lang hindi masakit. So, ayun, i-update ko kayo kung ano mangyayari sa loob pagpasok kasi andito na ako. Andito ako ngayon sa Al-Sahara Hospital. Ayan, baba na tayo. So, hindi ko alam kung anong mangyayari sa loob. Natatakot ako. Tapos, mag-cover na tayo. May mga Pinay din naman. So, ayun guys. Samahan niyo ako. Ayun, maglalakad ko kung pataas. Kasama ako Pinay. Nilagyan niya ng bulak kasi hindi nag-ano yung bulak. Ano sa ang bulak? Ano ko ulo? Bulak pa. Oh, dito. Ayun, naturo ka na. Pero parang wala akong naramdaman. Parang may kumurot lang. Pero wala akong naramdaman. Oxford ba? Airplane car. So, kaanib na kami ngayon ng mga anak. Stay 5 minutes later. 24 hours later. Next morning. Many tic-tacs later. Flashback. So, ayun guys. After 24 hours, humigot kumulang. Siguro lumpas na rin ng 24 hours. Share ko lang kung ano yung naramdaman ko sa loob ng 24 hours after kong maturukan ng ating unang turok para sa ating virus vaccine. Ayan. Ano pong naramdaman ko? Actually, wala naman ako naramdaman. Yung first na nung pagturok nila sa akin ay wala akong na-feel. Tapos, masyado magaan siguro yung kamay ng doktora. Hindi ko kasi talaga naramdaman. Tapos, after ng mga, siguro lumipas na yung mga 7 hours, siguro after 7 hours, naramdaman ko medyo mabigat na yung ating braso. Ayan. Medyo bumigat siya ng konti, pero hindi naman as in masakit. Tapos, after nga ng 24 hours, kasi nag-inom na rin ako ng gamot eh. So, ano lang, parang nanghina lang yung katawan ko. Pero hindi siya ganun. Hindi katulad nung nabalitaan ko sa iba, sa mga nababasa ko sa news, na nagkakasakit sila, ganun. Hindi ganun yung naramdaman ko. Hindi rin ako nagkaroon ng fever, o hindi ako nilagnat, o... Basta hindi ako nakaranas ng ano... ng sakit sa katawan. Ayun. Pero sabi nga nung iba, kasi siguro gawa nga nung ininom kong gamot na painkiller, siguro kaya hindi ako nakaramdam kaagad ng
anong tawag doon sa salita? Yung effect. Yung effect na itinurok sa akin. Ayan. So, yun lang. Parang naramdaman ko lang bumigat yung turok niya. Kasi, alam niyo na, yung karayom. Ayan. Pero, wala talaga akong naramdaman na iba. Tapos, sabi ng iba, sabi-sabi lang din, narinig ko lang na mas okay daw yung naramdaman mo yung halimbawa nilagnat ka, kung kinakaya ba talaga ng katawan mo yung effect nung, kung kakayanin ba talaga ng katawan mo yung effect noong gamot na itinurok sa iyo. Kasi mas maganda daw yun para alam daw natin kung kayang labanan ng ating katawan yung gamot na maiiturok. Pero ako talaga wala akong naramdaman. So ayun guys, share ko lang gusto ko lang mag-iwan ng pag-iingat para sa ating lahat na sana ay stay safe po tayo. Ayan. Wala naman siguro masasama kung magpapaturok talaga tayo kasi panahon na yun. Ayun, napapanahon at parang wala naman tayong ibang choice. So sunod-sunod na lang din. Tapos para kapag naman pag nagkaroon ng aberya, eh dami-dami na rin, 'di ba? ako lang. Kaya sama na din kayo. Para sama-sama tayo. Oh, 'di ba? Ayan, thank you sa ating lahat. Ingat po. God bless. Ayan. Stay safe para sa ating lahat. This is Anna Pasaway. Salamat po sa lahat na nag-tune in, sa naki-offer it, sa nag-tune in, nag-stay. Ayan. Sa aking mga beshi, mga baby loves, at mga friends ni Anna Pasaway, thank you so much po sa walang sawang pag-support. Ayan. Magpapaalam na po ako. Si Anna Pasaway po ulit at kita-kita po ulit tayo sa aking next vlog. Bye-bye! Anna Pasaway.